Hey, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Today, magkakaroon tayo ng isang unboxing video. I-unbox natin to condenser microphone kit professional studio. So, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Full disclosure, bago tayo magtuloy sa video na to, pinadala sa atin ng Banggood ang product na i-unbox natin ngayon. But as usual, hindi ko sila binigyan ng preview ng video na to, and I'm gonna give my honest take sa product na to. And by the way, they are giving a massive discount sa product na to. So stay tuned until the end of the video para malaman nyo kung anong discount coupon na gagamitin nyo para ma-enjoy yung discount na yon. Alright? So ito yung mga makukuha nyo sa loob ng box kapag binili nyo to. Ito pala yung box niya. Actually, yung box niya medyo malaki. Pakita pa natin yung size. So, it is around 17 inches, no, width, and then yung height niya mga around 10 inches. So, ayan, medyo malaki actually yung box niya. And expect natin na dapat marami rin itong laman sa loob. So, yung laman nito is actually is mga gamit para sa streaming and para sa recording. So, anyway, let's go inside. Alright, so ito yung laman. Unahin na natin to, no? Itong user manual na to. So yung user manual na to, very useful siya actually. So huwag nyo siyang itapon kasi dito nyo makikita sa loob yung kung paano yung mga configuration na gagawin ninyo para maikabit nyo tong mga nakalagay dito sa kit na to. Alright? And then after that, let's go to this. So meron siyang kasamang mic and I think marami sa inyo is familiar naman dito sa mic na to, BM800. That's the mic na kasama. May kasama rin siyang windshield para sa mic. Then you have your sound card. So itong sound card na to, yung pangalan niya is the sound card V9X Pro. Alright, so pakita natin yan closer. So ayan yung sound card na kasama sa kanya. So hindi siya yung typical na V8 na sound card. And then, of course, kasama nung sound card is yung mga cables. So, meron siyang isang micro USB to USB. And then, meron siyang dalawang kasamang TRRS to TRRS na cable. Gusto ko tong TRRS to TRRS na cable kasi mas madaling makahanap ng replacement ito just in case masira kumpara dun sa TRRS na to micro USB na kasama ng V8 kadalasan. Then, ito yung ano sa kanya, no, magpapakumpleto dun sa kit. Meron din siyang kasamang ring light na. Alright? And then, meron na rin siyang kasamang yung parang pinaka-tripod ninyo slash microphone holder. No? So, ito yung para dito sa cellphone holder, microphone holder, tripod. And then, meron din siyang kasamang shock mount, no, yung pinapakita natin ngayon dito. And then, of course, you have your stand here as well. So, yan yung laman niya sa loob, no? Medyo marami siyang laman actually. Pero kumpleto na siya. Meron siyang kasamang mic, meron ka ng kasamang sound card, meron ka ng ring light, meron ka ng microphone, or meron ka shock mount, na ito na rin yung microphone holder mo. Plus, you have your cell phone holder as well. So, ayan yung nasa unang layer. Tingnan natin, no? And then, kapag binuksan nyo sa loob, meron pa siyang ibang laman. So, of course, kailangan nyo ng cable para sa mic ninyo. Ito na yon. And then, meron na rin siyang kasamang pop filter. So, kung hindi kayo familiar sa pop filter, anyways, buksan natin to. So, ito yung pop filter. And yung purpose nyan is yung para mabawasan yung plosives kapag nagsasalita kayo. Mabawasan yung parang sound ng P and B na kapag dun sa mic, parang rinig na rinig. Ito yon, para dito yon. And then, ito yung kasama nung sa stand, no, yung para sa kanina. And bukod dun sa parang stand na para dun sa cellphone holder ninyo, actually yung stand kanina is para sa cellphone holder, kasi meron kayong boom arm para sa mic na rin mismo nakasama, just like this one here. Okay? And then, ito is yung kasama ng assembly para dun sa inyong boom arm, yung pinaka-clamp ninyo sa inyong desk or table. So, ayan, ang dami niyang laman. So, in other words, lahat ng basic na kailangan ninyo para sa streaming ninyo or sa recording ninyo,
nandito na sa loob nitong box na to. Kaya it is called a kit. Alright, so ngayon, yan yung laman. And ang next na gagawin natin, i-assemble natin isa-isa to para makita natin yung buo niya. Alright? So ito na yung laman kanina, no, ng box. In-assemble na natin. Ito yung mga makukuha nyo pag assembled na yon. So itong cellphone holder, yan, dalawang cellphone holder, may kasamang ring light, and then nandito no, sa parang stand na to na naya-adjust, ganyan yung pinakamahaba niya, together with a base plate. Okay, so ayan. And then of course yung boom arm ninyo, ayan, together with the shock mount, and then yung mic mismo, and yung pop filter na nilagay na rin natin dito, and then yung clamp na nandito sa table natin. So naka-clamp to sa table natin. And then lastly, of course, you have your V9 X Pro na sound card, no, together with all the cables na pinakita natin kanina. Alright, so yung next natin gagawin, ipagkoconnect. Connect na natin to together, parang let's volt in nila, and then itatry na natin tong V9 X Pro together with this BM800 mic, and also yung cellphone na gagamitin natin pang record, dito natin ikakabit para full experience tayo. Alright, una natin gagawin is kukonnect muna natin tong mic natin. So ito yung mic natin, lalagay natin dito. So kukunin natin tong end na to, no? So tatanan nyo, 3.5mm tong end nitong mic natin. So i-coconnect natin yan dito sa mic 1 or mic 2. Lagyan lang natin sa mic 1. Alright, ayan, kita ninyo. And then, ang next natin gagawin, kuha tayo ng headphone. Alright, now, one thing about dito, I don't know why, pero usually kapag may sound card, may kasamang binibigay na earphone. But for some reason, hindi sila naglagay ng earphone dito. Ay, di ko alam kung nakalimutan lang ba, pero sa unit na na-receive ko, wala silang earphone. So I'll try to clarify that with Banggood, and I'll try sa comments or isulat sa comments kung ano yung magiging reply nila. But for now, wala tayong na-receive na earphone. So gagamit tayo ng sarili nating earphone or headphone. So ito yung gagamitin ko. This is my Sony's. So gagamitin ko to as wired. Wireless to, pero gagamitin ko siya ngayon as a wired connection. Yan. And then, so dito natin yan ikakabit, no? Dito natin yan ikakabit sa nakalagay na headphones, no? Sige na natin sa nakalagay na headphone, kasi wala tong mic na kasama, headphone lang to meron. So headphone, lagyan natin, right? So ito yon, ito yung gagamitin natin. Right? Meron to actually mic, pero gusto lang natin siyang gamitin for now na parang headphone lang, kasi yung mic natin is itong BM800. So ayan, nakalagay siya dito sa headphone. Alright? Then, yung next natin gagawin is kukuha tayo ng isa sa mga TRRS to TRRS cable. Alright? Pareho lang ng end yan. So kahit ano yung gamitin ninyo, no? Pareho lang yan ng end. Kahit ano yung gamitin nyo dyan, pareho lang ng kalalabasan. So yung una is ilalagay natin dito sa phone 1. Okay? And ang gagamitin natin pang record na cellphone in this case. So I'm gonna be using my this is not my S20. This is my S21. This is my S10. S10 Plus. Nalito na ako. So this is my S10 Plus. So I'm gonna use an Android phone to record the video na gagawin natin dito sa ating V9 X Pro. So yan. So itong S10 Plus ko, meron pa yung 3.5mm na jack. So pwede ko lang itong i-connect nang directly dyan. Right? So yan. Pwede na natin itong gamitin pang record ng videos. Now, gagawin ko na rin agad yung papakita ko na yung connection just in case, no? Gusto ninyo noong yung meron na kayong accompanying music na gagamitin din. Right? So ipapakita ko na yung connection na yon. So yung para dyan, ang gagamitin ko is itong ating iPhone, yung iPhone 12 Pro ko. So kukunin ko yung isang 3.5 to 3.5mm din na cable, na TRRS. And then since walang direktang connector tong iPhone dyan, kailangan mo ng adapter. So yan, connect mo lang siya dito. And then pagdating dun sa V9 X Pro, since accompanying music lang tong iPhone natin,
ilalagay lang natin siya dito sa aux in. Alright. Yan, there you go. Kompleto na yung ating connections dito sa V9 X Pro. Meron na tayong mic, meron na tayong headphone, yan, headphone. Then meron na tayong cellphone kung saan tayo magi-stream o kaya mag-record. And then kung gusto niyo ng accompanying music, meron na rin tayo diyan nakalagay diyan sa aux in. So that completes yung ating connection para dito sa ating V9 X Pro. Alright, so dito na tayo ngayon nag-record sa ating cellphone. So itong nakikita nyong shot na to is sa cellphone na. Pero meron pa rin akong overhead shot na pinapakita para lang makita ninyo kung anong ginagawa ko dun sa V9 X Pro habang nagkakaroon tayo ng parang demo nito mismo. So, ayun. No? So meron tayong mic volume dito. Pwedeng ito yung todong lakas. Ito yung medyo around 25%. Ayan. So, lagyan natin sa mga 60%. And then, of course, you have your record volume, kung gaano kalakas yung volume ng recording. Then, you have your echo. So, right now, walang echo. Lagyan natin, sagad natin. Yan yung sagad na echo. And then, ito yung mga around 50% na echo. So, tanggalin ko muna. Hindi ko pa naman kailangan yan. Then, you have your volume para sa inyong accompanying music. Mamaya, papakita natin yan. Then you have your pitch blend here, which is yung pang pitch blend na volume ninyo. And then you have your EQ here. So one thing about this, yung EQ nito, you can you have your treble, mid-range, and bass. So ngayon, try nating baguhin. So ito yung treble, sinagad natin, sagad na mid-range, sagad na bass din. So try nating timplahin na bass sa boses ko sa gusto kong sound. Pwede nyo rin itong timplahin ng on your own kung anong gusto ninyong trip. Or kung anong gusto niyo yung klaseng sound, kung gusto niyo parang medyo broadcasty or medyo matining, kayo nang bahala doon. Then you have of course your monitor sound, right? So pwedeng lakasan, pwedeng hinayaan yung monitor sound dito, magkasama yung monitor sound para sa mic at saka dun sa accompanying music. So kapag zero niyo to para let's say ayaw marinig sarili niyo, i-zero niyo to, hindi niyo rin maririnig yung accompanying music. All right? Be mindful of that. Then ito yung mga iba't ibang mga parang iba't ibang effects or sorry, mga iba't ibang parang preset na sound na nandito. So try natin. Clap. Laugh. Victory! Chill. Crow. Kiss. Boom. Iba explosion. Samba. Oh no! Oh no? Embarrassed. Hindi nga nababasin ako sulit pero nakalagay is embarrassed. Run. And then you have your boo. Despise yung nakasulat pero yun yung boo. And then itong sumunod dito yung red na colors naman is iba't ibang parang mga preset na sound no ng mic mismo. So for example, ito interesting to. So kapag ka naka-on yung sing yung pinipindot ninyo or naka-on yan, naka-activate yan, no? Yung echo gumagana. Echo. So let's just say, kadalasan naman pag ginagamit niyo yung echo is kapag kumakanta kayo, di ba? Pag pinindot niyo tong chat, hindi gaganing echo kahit anong gawin niyo. Sound check, test mic 1, 2. So kunyari, nagkasalita lang kayo. So naka-off yung echo, right? Kahit i-on ko to, hindi gumagana or naka-deactivate yung echo actually. So just be mindful kung gagamitin nyo ito. Uy, ba't walang echo? Maybe naka-chat kayo. So kapag kakanta na kayo, just press the sync button and then pwede na ulit yung echo. Alright? So balik ko lang sa chat. Then ito, sweet sound. Hello, sound check. Gumagana yung echo dyan. MC. Alright? So hindi ko na kung narinig yung pagkakaiba. Then you have this, balik ko lang sa chat. Denoise. Ito, okay. Ito, medyo okay to. Kasi itong denoise, basically ito yung noise cancellation feature niya. So pag pinindot ko to, yan, naka-off yung denoise. Hindi ko lang kung narinig nyo, pero narinig ko ngayon na naka-capture nitong mic ko yung aircon sound dito sa room. Alright, yun lang yung sound na nandito pala. By the way, medyo tahimik sa kwarto natin ngayon. Pero narinig ko sa monitor ko yun, no? So yung rinig yung aircon, no? By the way, alam ko marami magtatanong nito, hindi nyo pwedeng i-off yung monitoring nito, okay? Kasama talaga yon, maririnig at maririnig nyo talaga yung sarili ninyo. Alright, so balik tayo.
So yung kaning denoise, ayan, nawala yung hum. Alright, so medyo effective siya actually yung noise cancellation feature niya. Then we go to dodge. Mamaya natin magagamit yan actually kapag may sound na. Then you have yung pitch blend, yung nag-iba-iba yung boses. Hello, sound check. Ayan. I think ito yung female. Then you have this, the male. Then meron kayo yung sobrang laki. Then ito yung parang baby. Alright. Then you have this silence. To be honest, ito hindi ako sure kung para saan. But anyway. So yun. As I was saying, medyo hindi ko lang para sa yung silence actually. But yeah, that is there. Then itong part na to, this is your iba't ibang actually preset na parang kanta actually. So pakinggan natin, no? So ito muna, ito pay attention, hindi to kanta, pero nandito siya. Yan. Pero yung mga iba, yan, mga iba pang sounds, ito song, right? And then meron din ganito. Michael Jackson. Then you have your angry. Then you have this. Oops. Thank you. There you do. Alright, so anyway, grand. There you go. So ayan, kung napansin nyo, pag pinipindot nyo, umiilaw siya ng green. And then this part here, that's your auto-tune. Hindi ko pa siya nagagamit, to be honest. But maybe later, no, pagka meron tayo accompanying music, pwede yan. But I mean, auto-tune is auto-tune. That's say, kung alam nyo yung key ng kinakanta ninyong kanta, and then pwede nyo iset dito, and then it will help you to auto-tune your voice. Alright? So, that's it pagdating dito sa mga iba't ibang buttons na makikita nyo sa V9 X Pro. Then, yung next na gagawin na natin is yung para doon sa accompanying music. No? So, kanina nakalagay ito doon sa cellphone holder na kasama nitong kit. Pero, kinuha ko muna kasi gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung pinapatugtog ko. And, para ipakita ang gumagana nga siya. Alright? So, ito, kumuha lang ako ng kanta sa YouTube. And play natin. Kumuha tayo ng royalty-free music, no? Kay Joachim Perud. Yan. So that's it, no? Yan yung, ayan. Yan yung pinapatugtog natin ngayon. This is the music. Ayan. Para lang makita nyo na talagang yan nga yung tumutugtog. So ipapost ko. Oops. Huminto yung kanta. And then, ipulit natin. Ooh, di mapindot. Ayan. So yan, and na ulit, no? Siya na ulit yung music. So, pwede nyo kontrolin kung gano'ng kalakas yung volume yan through your sound card, your V9 X Pro. Ayan, mas malakas. Then, mas hinaan natin. Alright? Ayan, so lagay natin dyan, let's kunyari dyan. And then, ito, no? Ito yung dodge. Tingnan natin kung para saan yung dodge, no? Yung dodge, kung alam nyo na, familiar kayo sa V8, ang nangyayari dyan, humihina yung kanta pag nagsasalita kayo or kung ano may accompanying music ninyo. So, ganun din yan dito. Try natin. On to yung dodge. Sound check. Test mic 1-2. So, yan. Napansin nyo, humina yung accompanying music volume nung nagsalita ako. Pag huminto ako magsalita, lalakas ulit yan. There you go. And then, itry natin tong silence. Ang thing ko itong silence is actually para mawala yung vocals dun sa kanta. But unfortunately, yung gamit natin kanta, walang kanta talaga. Instrumental lang. So, hindi siya gagana for that song. Pero, nag-iba yung tunog kung napapansin ninyo. No? And, medyo nag-iba. Kasi nga, tinatry niyang baguhin yung sound para mawala kung tingin niyang vocals. Pero, yeah, that's it. Ayan, yan yung totoong sound niya. Alright? So, if I dodge again, yan, ihina yung kanta. And then, pag sinagsinta akong magsalita, there you go. Ano na ulit siya. Gagana na ulit siya. Alright. So, there you go. No, yan. I think napakita naman na natin lahat nung para dito sa V9 X Pro na sound card. Alright. So, royalty free music, guys. One other thing about this V9 X Pro, sabi kanina or nakita natin doon sa ports niya na USB OTG din siya. Right? So, tingnan natin yan. No? Balikan natin kung ano yung sinasabi natin yan. Nakalagay USB OTG. So, ang ibig sabihin niyan, pwede nyo siyang i-connect ng direkta sa cellphone nyo
via the USB cable, no? Itong USB cable na to na ginagamit din para siya ay i-charge. So, i-try natin yan. So, gagamitin ko ulit yung yung S10 Plus natin. So, ito yon. Pakita natin dito. And lalagyan ko nung parang OTG connector here. And then, pagkatapos niyan, ito, kukonect natin tong isang end dito, no? Nung micro USB to USB cable. And then, this end, ito na yung ikakabit natin dito sa USB OTG. So, ayan. So, ayan. Nakita nyo, umilaw. Sabihin, na-activate siya. So, balik tayo dito sa ating cellphone. And then, what we're gonna do is magre-record tayo dito sa cellphone ulit natin. Alright. So, dito na ulit tayo nagre-record sa ating cellphone, sa S10 Plus natin. And bumalik na ulit tayo dito sa ating VM800 na mic na nakakonect dito sa ating V9X Pro. So, ayan, kung makikita nyo sa overhead shot, yung connection natin ngayon is just that micro USB cable papunta sa ating cellphone via the USB connection. So, this just proves na pwede nga yung connection na yun, na USB OTG connection papunta sa cellphone nyo, or kung sa PC nyo man to gagawin, ang gagawin nyo lang is i-connect nyo yung USB cable na yon doon sa inyong USB port sa inyong laptop or sa inyong PC, and then you should be able to use this assembly. Okay, so that's about it pagdating dito sa pag-unbox and also pagbibigay sa inyo ng preview nitong laman nitong condenser microphone kit professional studio bundle na to. So again, you have three major parts here. You have your cell phone holder, two cell phone holder together with the ring light, and then you have your boom arm with the BM800 shock mount and pop filter, and of course yung parang pinaka brain ng inyong sounds will be this V9X Pro sound card. Now, what do I think of this? This is para sa mga naghahanap ng easy purchase na bundle, no? If you, let's say, mag-start kayo mag-stream and gusto niyo ng isang mabilis na lang na purchase na bundle, na hindi na kayo bibili sa isang store and then bibili sa kabilang store para lang mapaghalo-halo niyo siya, this is the one you're looking for. All right? Meron na kayo ng for lighting, meron na kayo ng for audio, and then yung pang video ninyo nandito na rin through your cellphone. Now, when it comes to the performance of this, I think when it comes to that performance, na major na performance dito, syempre will be your mic and your V9X Pro. Yung mic niya, I didn't have any issues with this BM800. Something about BM800 though, minsan paiba-iba talaga ng performance. One BM800 is good, then yung ibang other BM800 is not good. So, medyo may consistency issue yan. But the one that I've tried here in this bundle, wala naman akong masyadong naging issue. Alright? And then, pagdating dun sa V9X Pro na sound card, no, ito, the one thing that I really like about this is itong denoise, no? Itong denoise na feature. So, malaking bagay yung maganda yung noise cancellation feature niya. Lalo na ang gamit nyo is a condenser microphone na napaka-sensitive, na napipick up niya lahat ng hum, lahat ng kahit yung mga subtle noise, no? Just like yung tunog ng aircon natin dito sa room natin ngayon. And then, the other thing that I like about this, of course, is yung marami siyang mga presets dito na sounds, no? And buttons here as well, pagdating sa parang mga kanta na hindi nyo maririnig siguro sa ibang sound card. But yeah, that's a good plus for this. The other good plus, two mics, no? That can work simultaneously. That's, lalo na kung dalawa kayong kakanta, or let's say nag-video podcast kayo, dalawa kayo, that's a big plus na meron tong sound card na to. And that USB OTG na nandito, no? Na pwede nyo siyang gamitin via the USB lang. So, pagdating sa connection sa PC, yan yung number one na advantage niyan. Pwede nyo i-connect sa PC via the USB lang. One thing though, that probably medyo hindi ako ganun ka-fond of kanina, is minsan may mga hawak na parang medyo nagiging grounded siya. I don't know if it's just me or may something lang dito sa connections ko,
Pero there were times na pag ginawa ko siya, medyo nagiging grounded siya. But then, minsan wala naman. So, tantsahan or timingan lang siguro. Pero overall, I thought this was a good sound card for especially dun sa mga beginner streamer or medyo intermediate na streamers na rin who's looking for an upgrade coming especially from your V8 sound card. I mentioned at the start of the video that Banggood is giving a massive discount para dito sa bundle na to. Well, just use the discount coupon code na ipapakita ko ngayon sa screen. Pagka pumunta kayo sa website nila to order this, ilagay nyo lang yung code na yan when you're checking out and you should get a massive discount for this bundle. Alright? Okay, so dyan na tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagstay dito po sa ating review. Hope you like it. If you do, please give it a thumbs up. If you don't, give it a thumbs down. And if you're new here or if you haven't subscribed to our channel, please subscribe to Kamotek Reviews. Alright, okay, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat. Again, this is Kamotek Reviews. I'll see you in the next video. Peace out!